Welcome back to my channel again. And by the way, this is Ate Ellen 70 Lozano. Ato guys, nandito na naman tayo. Panibagong kaalaman, panibagong care and tips sa ating halaman. Okay guys, nandito na tayo. Ito na yung Monstera Dansoniae natin. Ito ay kakat natin. Actually, ito guys, meron akong isang meron akong Monstera Dansoniae. Pero, gusto ko bumili ulit ako. Kasi nakita ko siya, ito ang haba na. Saka, affordable lang din yung price. So, ito ngayon, ito yung kakat na siya. So, meron na tayong cutter, ikoton, at saka may alcohol. So ito guys, ang gagawin ko ngayon sa kanya, pagkatapos kong ikakat, ibababad ko siya dito sa tubig. Actually, ito yung tubig, nalagyan natin ng ito, yung ginagamit ko ito yung Hormex. Ito yung Hormex, ito yung tinatry ko, nakita ko siya, pumunta ko doon sa bilihan. So, nakita ko siya. Maganda din naman sa Hormex, double acting growth. Sa vitamins and hormones. So, maganda sa mga halaman. So, ang gagawin ko sa kanya, ito, dito, magpapatak lang tayo ng tatlong patak lang siya. Tatlong patak. 1, 2, 3. So dito ibababad natin yung ano natin sa pang rooting lang siya. Rooting kung sa ano pa, ibabad natin to siya guys. So pagkatapos natin kakak. Start na tayo. I-sterilize natin yung gamit natin. So, ang gagawin natin ito siya guys, i-nude by nude ko siya. Ito. Kakato siya dito yung tapa. First time ko pang nagpropagate ng Monstera. Baguhan na kasi, baguhan lang si Ate guys. So, ito na yung nagre-research din tayo kung ano yung mga magandang tips, care and tips sa ating mga halaman. So, nakita ko to siyang rooting powder at ang ganda ng may mga aerial roots na siya. Ang ganda. Actually, itong Hormex na to sa pampaganda din sa mga halaman natin. May mga pesticides or may mga ano pangit sa dahon niya, ayun okay din yun siya kasi
pampaganda sa hormone. So maganda yun din yung ano, maganda din yung tubo sa ating halaman. Actually may ipapakita ako sa inyo. Ito yung ano ko, yung mga aglonima ko na nabili ko da. Nabili ko, pinopropagate, inano ko siya, tinatransfer ko na, rinerepat ko sila. Actually, nakikita niyo rin siya nung ano, nung nag-upload ako ng nag-upload ako ng ang ganda. Hindi na kailangan i-ano siya sa Formex kasi may routing na siya, may roots na siya. Saka ang ganda na ng ano niya. Siguradong buhay na siya, guys. So hindi ko na siya i-ano sa Formex. So ito na yung natitira, guys. Tatlo na lang. Hindi na natin anuhin masyado. Bali, naubos na. Pag naubos na, baka magtapos yung monstera. Okay, guys. So, actually, may monstera na rin ako nabili dati sa Kainani. May isa na akong monstera na nabili dati, guys. Ganito lang siya. Nang dumating sa akin, ganito lang din. Nabili ko siya just for 200 pesos. Ngayon, ito na siya. Ito na siya. Laki na niya. Ito na siya. Ito lang yung ano talaga pag pili ko sa kanya. Ito lang siya. Ayan, ito na siya. So, maganda din. Actually, ang ginagawa ko sa kanya, inalagay ko na siya sa ano, kahit nasa mainit siya, mainitan, pero araw-araw ko siyang inaano, dinidiligan. Or either nagdiliga ko ng tubig, nag-water ako ngayon sa ngayong araw na to, ngayon. Kinabukasan, mag-i-spray na lang ako ng ano, ina-sprayan ko na lang siya para yung dahon niya hindi siya na ano sa init. Actually, guys, ito siya. Maganda din siya. Even doon na sa medyo naiinitan siya. Fighter din. Akala ko, ano lang siya. Kailangan nasa shaded area siya. So, pero ito rin yung ano, naabutan niya. Parang naninilaw yung ano, parang tumanda yung maganda din. Pero, hindi pa kasi full place na ano yung mainit talaga yung ano sa paligid ng bahay namin. Yan sa harapan ng mainit. So pero okay din naman, hindi naman siya namamatay. Pag once na mainit, ina-sprayan ko siya o dinidiligan ko siya. Yun lang din ang care ko sa halaman. Kahit hindi ako plantita noon, baguhan lang ako during lockdown or during pandemic time, doon lang ako nagka-idea ng ano na mag-plantita. So guys, eto, tara samahan niyo ako, magtatanim na tayo. Okay guys, nandito na tayo. Ito na yung pot ko, maliit lang. Kasi maliit lang din naman yung ano natin, kasi pag once na over na, malaki na yung ano natin, yung malaki masyado yung ano natin, yung pot natin, baka malata sa tubig or marutrat kasi na overwatering natin, guys. Actually medyo malaki lang ito siya, pero ikukontrol na natin yung pag-water niya araw-araw, okay? Hindi naman araw-araw yung pag-water natin. Okay, guys, ito yung pot ko, may proper holes na siya. So ang gagawin natin to, para hindi natin maubos yung ano natin, yung proper yung soil mix natin, lalagyan natin ng bunot sa ilalim ng ano, yung pang-ano lang natin sa, para hindi na ma-drain yung ano natin, yung soil mix natin. So parang panangga lang din siya. So lagyan lang natin yung bunot, yung pinakras na bunot doon sa lalim.
So, ito na siya. So, para hindi siya naubos yung yuta natin, yung proper soil. At saka, guys, ito yung soil mix ko. Ito. Ito siya. Kukupit. At saka, yung kukupit talaga, parang soil na siya. Nilagyan ko lang ng kunting limestone para at least yung ano, yung maliliit lang siya para yung ano, yung ano natin, hindi magbubuo doon sa ilalim ng ano, yung soil natin. Saka yung soil mix natin sa kupit, so maganda din kasi madali lang yung mag-drain yung water natin. Pero nilagyan ko pa rin ng kunting ano, kunting limestone para at least hindi siya buo talaga nga, puro lang kukupit. Sa kanilagyan ko naman siya ng kunting ano lang, kunting soil, garden soil, guys. Nilagyan ko lang siya ng kunting garden soil para at least maganda din yun, para may ano din siya sa ano, sa nahalo sa ano din sa kukupit natin. Pero ewan ko, hindi naman ako perfect kasi baguhan lang din naman ako, guys. Ito nga sa akin is kung ano lang yung ginagawa ko, pinopropagate ko yung halaman natin, nasa care and tips din natin kung paano natin naalagaan kahit ano pa yung soil mix natin, diba? So ito iaano natin, itatanim na natin, guys. Actually, yung care and tips ng mga halaman ko dito, guys, is araw-araw talagang kinakausap natin yung ating halaman. Kasi parang tao din na kinakausap natin yung halaman natin, para sila din sumasaya. Kinakantahan nga minsan, di ba? Kinakantahan din natin minsan yung halaman natin, para sigana din naman sila tumubo. At saka magsisigas silang paano tumubo para natin, kasi nandun yung kreatif natin sa ating halaman. Ito, guys, lalagay lang natin sa center. Ang ganda ng roots niyo. Lalagay lang natin sa center. Ako, hindi ako perfecto kasi baguhan lang ako sa pagtatanim, guys. So, ang sa akin lang is nagpuporsige lang talaga ako kung paano ako makukuhayan ang halaman. Kasi ang sa akin is more on ano, yung ginagawa ko, nakikita nyo sa ina-upload ko sa aking YouTube, sa video, na yung unan po talaga yung umpisa. Saka kahit ano na lang yung nagiging content natin, basta content. Pero ito sa halaman natin, guys, ito, trying hard, pinopropagate ko talaga, nandun yun sa puso kong masaya tayo sa ginagawa natin dito sa halaman. Ibibigay na natin yung saya natin, saka masaya din yung halaman natin para sa atin. Nagpuporsige din silang mabuhay para sa atin, diba? Yun din na ang sekreto ng din sa ating halaman. Yung orchids nga, o yung banda, di ba? Namumulaklak sila. Saka yung basta ka yung bulak na namumulaklak, ayun, pwede natin kinakantahan yan para atin sila magandang tignan. Ayun. Kinakamay ko na lang, guys, para madali. Kasi hapon na. Ito, dalawa. Alam mo, guys, meron akong hindi na ako magbigay ng pangalan. Baguhan pa ako. Nilagay ako ng kasi sabi maganda yung tubo ng ating halaman. Nilalagyan ko ng fertilizer na yan kasi maganda daw yung halaman natin pagdating.
pag ano ginagamit natin. Pero alam nyo guys kung anong nangyari sa halaman ng halaman ko. Nga sa maganda sa umpisa. Kalaunan, pag panay ang ulan, okay, ano ang nakikita ko? Puno ng ano, bulati. Bulati yung halaman ko, guys. Alam ko kung saan galing yung bulati na yun. Pagdidili ko naman dito sa kanila is nakasabi ko kanina 3 times a day or every day kunti lang pero ini-spray. Ngayon nagdidilig ako sa kanila. Bukas hindi pero pag mainit nag-i-spray lang ko dun sa mga dahon-dahon para hindi sila affected sa talagang init. Okay? So tapos na tayo guys. So gagawin natin ito sa kanila na didiligan ko siya ngayon. Actually pa ang at saka yung pagdidilig ko din naman guys. Yung Hormix once a week nilalagay ko sa 1 litro itong Hormix na to in 1 liter 4 na patak. Sa 1 litro 4 na patak. Yun ang ini-spray ko sa bulilag once a week. So, every week, nag-spray ako sa kanila sa ganito, 7 days. So, spray ko sa mga ano lang, dito sa down-down na siya. Ginaganon lang, ginawisik-wisik lang sa down sa ating halaman, guys. Tapos, pampaganda din naman sa ating halaman. Yung dahon niya, maganda, makakapal. At the same time, pag nag-spray tayo nito sa Hormix natin, ito yung double acting growth and vitamins and hormones sa ating mga halaman. So, yung mga na yung mga yellow-yellow, so, ipapagandahin din yung Hormix. Same time, yung paggamit natin dito sa Hormix na to, hindi tayo naglalagay ng morning guys. Mga around 3 o'clock or 4 o'clock noon tayo nag-spray. Or gusto natin na mag-spray tayo sa morning,
Pero may, medyo ano pa, may hamog-hamog pa yung morning. Hindi ako naglalagay ng morning leaves. Maglagay ko is afternoon, mga 3 o'clock, ganun. Yung hindi na masyadong mainit din also. Mga 3 o'clock, 3 to 4, ganun. Yun ang pag-a-apply natin. Kasi ang halaman natin, pag kinabukasan, kinamugahan, yun ang gaganda na ganun natin. So, ipapakita ko sa inyo yung sabi ko sa kanina, ito yung aglo ko na ano, President Proven na talagang nagpapaganda ng common sa ating halaman. Eto. Eto siya. Ito guys. Makita ko sa inyo. Ito yung hinghing ko. Nung dumating ko siya, hindi ko siya ganito. Saka, ang problema ko sa kanya is, bakit ang tagal magbigay ng lahat panibagong dahon? So, naghanap ako ng, ano, ng way kung paano ko mapaparami yung dahon. So, nung start na, nag-start ako na nag-spray ko ng Hormex. Ayan. Gumanda siya. Saka, i-compare nyo, ito ang ngayon, ipapakita ko sa inyo doon sa ipapaki-highlight ko rin yung dati niya kung ano, gaano siya kaliit so para makita nyo. So at the same time, ito din, ganun din. Ayun, ang ganda ng mga lips na guys. Tsaka ang intab, tsaka ang baga-bagaw. So parang plastic. Ayan, from Hormex. Hindi ko naman ina-advertise yung Hormex kasi anong magkuha natin sa kanila, wala. So, ang sa akin yung tested and proven lang na yun ang inaktin. Okay, ang tips. So, ito din. Ito yung si Big Roy ko. Ayun, ang ganda na niya. Kung nakikita nyo doon sa ano ko, sa vlog ko yung mga aglonima ko, hindi ganito pa kalas or hindi pa ganito kaganda. So, ito yung siya. Parang plastic din siya. Yan lang, guys. And thank you so much. At saka, sana hindi kayo nagsawang napapanood yung video ko. Sana nagustuhan nyo. At saka, guys, subscribe nyo din naman ako. At saka, like and share. At the same time, salamat, salamat, salamat sa inyo. Thank you so much, guys. And keep on watching on my video. And this is Ate Elaine. To see you. Bye-bye. Thank you so much.